Hi mga idol! Ako si Doc Doms. I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. And welcome to my channel! And for today's video, pag-usapan naman natin ang pangalawang uri ng refractive error or grado sa mata, yung tinatawag na hyperopia or farsighted. But before anything else, please hit that subscribe button and turn on that notification bell for more medical and eye contents. Tara, let's discuss! Ano nga ba ang hyperopia? Ang hyperopia or farsighted ay isang uri ng refractive error or grado sa mata na kung saan malabo ang paningin sa malapit ngunit malinaw naman sa malayo. Ito ay dahil hindi nagbe-bend kaagad or hindi kaagad nagpo-focus ang ilaw sa loob ng ating mata, kaya lumalagpas ito at tumatagos sa likod ng retina. Ito ay namamana at kadalasan ay pagkapanganak pa lamang ay nandyan na. Na-discuss na natin sa mga previous videos about refractive error na para makakita tayo ng malinaw ay kailangan ma-focus ng cornea at ng lens ang pumapasok ng ilaw ng sakto sa retina. Ano naman ang dahilan nito? Una ay yung size ng eyeball. Napag-usapan na rin natin na ang myopia ay masyadong elongated or mahaba ang size ng eyeball. Pero sa hyperopia, masyado namang maliit ito, kaya tumatagos yung ilaw sa likod ng retina. Ang pangalawa naman ay yung shape ng cornea. Sa hyperopia ay masyadong flat or kulang sa kurba, hindi tulad ng sa myopia na masyadong kurbado. Ang resulta, malabong paningin sa malapit. Ano naman ang mga simptomas na pwedeng maramdaman ng mga may hyperopia? Siyempre, ang una dyan ay yung malabong paningin sa malapitan. Tulad ng mga ibang refractive error ay pwede rin itong mag-cause ng eye strain or pagkapagod ng mata. Pati na rin yung pagsakit nito, damay na rin yung ulo or magkakaroon ng headache. Lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mga close task. Ito ay dahil nahihirapan ang mga mata natin na mag-focus lalo na pag sa malapit, kaya nagkukos ito ng madaling pagpagod. Pwede rin ang pagsingkit, kasi pag nagsisingkit po tayo, nakakatulong ito para ma-focus yung ilaw sa retina at medyo nakakalinaw kahit papano. So, paano ito gagamutin? Tulad ng ibang mga refractive errors ay pwedeng-pwede at kayang-kaya itong i-correct ng mga salamin na may grado. Tandaan na ang maling pag-focus ng ilaw sa loob ng mata natin ay may akmang grado. At itong gradong ito ay ang i-correct ng grado ng salamin. Ang myopia at hyperopia ay parehong gumagamit ng spherical lenses. Nagkakaiba lamang sila dahil ang myopia ay gumagamit ng concave lenses or minus lenses. So, kung makikita nyo ang grado nyo sa mata na minus 100, minus 200, minus 300, basta may minus sign, ay malamang kayo ay myopic or nearsighted. Sa hyperopia naman, ang ginagamit na lenses ay convex lenses or plus lenses. Plus 100, plus 200, plus 300. Dahil ang convex lenses ay tumutulong na hilahin ang sumobrang pag-focus na ilaw at ibalik ito para mag-focus ito sakto sa retina. Pwedeng-pwede rin ang contact lenses. Tumutulong din ito para makorekt ang hyperopia. Pero tulad ng mga nabanggit sa previous videos, ang salamin at contact lens ay temporary lamang ang epekto. Actually, hindi nito mapapawala ang grado sa mata. Bagkos, ang tamang term is makokorek lamang para makakita at mas maliwanag ang paningin natin. Makokorek lamang nito ang paningin kung lagi mo itong suot at kung akma pa ang grado ng mata mo sa grado ng salamin mo. Pag tinanggal mo ang salamin mo at hindi na akma ang grado ng salamin mo at ng mata mo, ay lalabo ulit ang paningin mo. Kaya importante ang regular check-up para malaman mo kung gumagalaw ba or tumataas ba ang grado ng mata mo at kung akma pa ang grado ng salamin mo sa grado ng mata mo para ma-update din ang salamin. Para naman sa mas permanentong epekto sa mata, ay pwedeng-pwede ang refractive surgery. Ang refractive surgery ay operasyon sa cornea or sa lens dahil itong dalawang ito ang responsable sa pag-focus ng ilaw sa loob ng ating mga mata. Maraming klase ng refractive surgery at isa lang dito ay yung pinakasikat na LASIK
na i-discuss natin ang mas detalyado at isa-isa sa mga susunod na videos. Ano naman ang mga komplikasyon na pwede mangyari kapag hindi ka nagsalamin? Maaapektuhan ang quality of life mo or yung pang-araw-araw na gawain mo. Hindi mo ito magagawa ng maayos at iindahin mo or titiisin mo ang mga simptomas na kaakibat ng hyperopia. Nakasalalay din dito yung safety mo, lalo na kung sobrang labo ng paningin mo at di mo ma-enjoy ang mga ginagawa mo. At sa mga bata ay pwede silang magkaroon ng amblyopia or lazy eye na kung saan dahil sa labo ng paningin ay tatama rin na ang mata nila na mag-develop at magkukos ng paglabo ng mata na dadalhin nila hanggang sa pagtanda. Kaya napaka-importante na mapacheck up sila kagad para habang bata pa ay makorrect na ang vision at luminaw ang paningin at mag-develop ito ng maayos para malinaw ang paningin nila hanggang sa pagtanda. And that's it for today's video. Ngayon, mas naiintindihan mo na kung ano ang hyperopia. Natapos na natin i-discuss ang dalawang uri ng refractive error at abangan nyo ang dalawa pang uri na natitira sa mga susunod na videos. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako si Doc Doms. Bye-bye!